Yung nyug na yan, yung 2 kilo na gata na yan. Yo, what's up mga ka-idol? So, andito na naman tayo ngayon sa ating hanap buhay. Gagawa na naman tayo ng ice cream. So, mayroon kasi, marami kasing nagtanong sa akin, nag-comment sa akin, na yung 6 na pirasong nyug, ilang kilo yon? So, ngayon mga ka-idol, ipapakita ko sa inyo kung ilang kilo yung 6 na pirasong nyug. So, titimbangin natin. Meron akong timbangan dito. So, ito yung gata natin mga ka-idol. 6 na pirasong nyug to. So, titimbangin natin kung ilang kilo. Ay, hindi pala siya natipo mga ka-idol. Isisit natin. Yan. So ito yung gata natin, titimbangin natin. So ayan mga ka-idol, 2 kilo. 2 kilo siya sa 6 na pirasong nyug. So kasama na dito yung tubig na sa pangalawang piga mga ka-idol. Sa 2 kilo kasama na yung tubig. Siguro ang tubig nito nasa mga 2 cup. Yung 2 kilo na gata na yan, bali yan sa 30 kilong kasaba tsaka kalating milk boy at 2 kilo kalate yung asukal tsaka 1 condense. Kasi sa ibang lugar kasi di sila makabili ng pirapirasong nyug. Ang sa kanila, yung kilo-kilo na yung gata, kikiluhin. Kaya, sa kalating kilo kasaba, mayroon na kayong ideya kung ilang kilong gata ang gagamitin. So, nagpapasalamat pala ako sa mga subscriber ko na nag-comment sila sa akin na nagpapasalamat sila na dahil sa mga video ko, nagkaroon sila ng idea, nagkaroon sila ng maliit na business. Marami nang nagmi-message sa akin na nagpapasalamat sila. Masaya ako dahil kahit papano, na-share ko yung mga nalalaman ko sa tungkol sa paggawa ng ice cream at sa tungkol sa mga tinapay. So, maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe na po at pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod kong video na i-upload. So, ngayon mga ka-idol, gamit ako ng cups dahil susukatin ko tong gata dahil maraming nagtanong sa akin kung ilang cups gagamitin sa 30 kilong kasaba. So ngayon, susukatin natin kung ilang cups to ang gata natin. So ilagay ko muna dito sa pitchel para hindi tayo mahirapan. liters. Yan. Para marami tayong option kung wala tayong timbangan, pwede kayong gumamit ng pitchel. Dito nyo susukatin. Tapos ngayon, gagamit tayo ng cups. Susukatin natin kung ilang cups yung
yung 2 kilong gata. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Yan, 8 at kalahati mga kaidol. Depende na sa iyo mga kaidol kung pasumbrahan nyo, pwede nyo gawin 10, mas maganda. Mas masalap yung ice cream. Walang problema yan mga kaidol. Basta wag lang siyang kukunti yung gata natin. Yan ang ano ko sa inyo. Wag lang natin kuntian yung gata natin kasi pag kunti yung gata natin mga kaidol, yan nagkasisimula yung mga hindi magandang pagka ano ng ice cream natin. Mga crystallized, kaya kulang sa lasa. So, ganyan mga ka-idol. Itong, ito, yung 2 kilong gata, kung cups gagamitin natin, 8 at kalahati. Pero pwede nyo gawing 10. Depende na sa inyo mga ka-idol. So, ayan mga ka-idol, mayroon na kayong idea kung anong gagamitin nyo. So, ayan. So, lalagyan ko na ng kasaba yan. Kasi kumulo na yung tubig. Lagay ko na itong kasaba. Yung cup pala mga kaidol. 1 cup. Ayan, may nakasulat siya. 250 ml. Ayan. 250 ml yung cup na itong ginamit natin. Ito yata yung pinakamalaki sa yung mga measurement na cup. So, haluin ko na yan. So ayan mga kaidol. Saktong-sakto yung lambot niya mga kaidol. Hindi siya masyadong malapot, hindi rin masyadong malabnaw. Sakto lang talaga yung lapot niya. Ayan, para hindi tayo mahirapang maghalo diyan. Ang tubig pala dito mga kaidol, 6 na litro. Hindi muna natin lagyan ng mga ingredients to. Ang nilagay natin dito lang, yung gata lang, tsaka kasaba, tsaka tubig. Yung asukal, milk boy, yung condense. Bukas na yun mga kaidol. Mayroon na naman ko ipakita sa inyo na bagong paraan na naman sa paggawa ng ice cream. So ito lang muna yung ibabad natin dun sa cooler natin. Hanggang umaga, bukas na umaga, babad natin to. Pwede rin naman na pag halimbawang sa madaling araw nyo gawin yung ice cream, sa provincial kasi, yan yung mga paggawa ng ice cream, madaling araw, alas 4, alas 3. Ayan yung oras na iluluto nila ng ice cream, madaling araw. Yung kasing procedure na susundin natin, pagka paghalo na natin, mabagal siyang umalsa mga kaidol. Mabagal siyang umalsa. Kaya itong mga paraan na to, siyempre sa tagal natin nag-ice cream, makuha na natin yung mga diskarte na kung anong mga diskarte. Ang maganda pala, sa gabi lulutuin yung mga ingredients, tulad nito kasaba, tapos ibabad sa
sa yilo na may tubig. Yung halimbawa pag magtinda tayo ngayong araw, yung yilo na natira natin, yun yung gagamitin natin pang babad. Para pagka kinabukasan, pag paalsa natin, mabilis ang umangat. Kaya pala dati, nung bago pa lang ako nag-ice cream, kasi tinuruan ako ng tiyuhin ko, ganun ang ginagawa nila. Kaya pala, pagka nakikita ko sila, pag maghalo sila sa umaga, maggagawa sila ng ice cream, grabing hirap lang mga idol. Tapos, matagal silang maghalo. Siguro nasa mga isang oras at kalahati. Ano sila? Tatlo silang palit-palit sa isang batil. Yan. Tapos isa, pahinga na naman. Isa na naman, halo na naman. Yung, ganun pala yun kasi ang ginagawa nila, mainit na yung kasaba, sinasalang na dun sa cooler. Nilalagyan ng yilo at asin. Tapos, yun, papalsay na. Di siyempre mga kaidol, yung kasaba mainit pa, tapos yung hindi pa siya ganong malamig, mabagal siyang mangat. Tapos, ngayon, nakakuha tayo ng magandang diskarte sa pagpapalsa. Wala nang problema mga kaidol. Ako sa umaga, pagising ko sa umaga, at magising ko ng mga 6:30, tapos simulan ko na paggawa, kuha ko ng yilo, simulan ko na paggawa, mga alas 7:30 mga kaidol, tapos na ako nyan pag halo, okay na yung ice cream, papatigasin na lang para ibibinta na, tigasin ko na lang mga parating oras o 40 minutes, tigas na yun. Ano lang simple, mas madali ang ganitong procedure na ibabad natin yung kasaba para ano na siya, sobrang lamig na siya, tapos paghalo natin, madali siyang mga lalo sa ganitong mga paraan mga kaidol, napakadaling mga nakita niyo naman sa mga video ko, mga nakaraang mga video ko, mabilis umangat yung ice cream natin. Depende natin mga idol. Pag sanay na talaga kayo sa paggawa ng ice cream, makahanap na kayo ng diskarte, makahanap na kayong paraan kung paano tayo mabilis, kung paano sumarap yung ice cream natin, kung anong pwedeng ilagay natin para sumarap siya. Yan mga idol, pag makuha niyo yan, okay na. Yan. Hindi siya sobrang lapot, hindi rin siya malabnaw. Dahil kung malabnaw yan mga kaidol, yan, pag sinayin yan, kung malabnaw yan, ang bilis umalsa yan. Tapos pagka tubigas na, doon na siya mag-crystallize mga kaidol. Yung pag-scoop mo na, parang nag-scoop mo ng ano, parang may tunog siya. Pag-scoop mo ng ganun sa ice cream mo, parang tumutunog, parang may buhangin na in-scoop mo. Pero pagka ganito mga kaidol na tama lang, yan, tama lang sa lapot, yan ang maganda. Pag-scoop mo yan mga kaidol, parang ano lang, parang walang tunog. Tapos malagkit siya. Kapag pinatong mo sa ice cream mo, sa apa, dumidikit siya agad. Ang ice cream mo siya mga kaidol, pag sobrang gaspang, pag iskop mong ganun, halimbawa may apa yan, tapos pag iskop mong ganun, pag ano mo nang ano,
i-ganun mo Kaidul, laglag yan. Tapos pag patong-patong mo ganun, yung nasa pinakadulo mga Kaidul, pag tagilid-tagilid mo yun, nalalaglag yun, hindi siya dumidikit. Yan ang mga ice cream mga Kaidul na wala, hindi siya na ano, hindi maganda yung ice cream na yan. Hindi siya pino, hindi siya ano. Pero pag iskub mo Kaidul, mga Kaidul, pag patong-patong mo ganun, tapos dumidikit yung ice cream, kahit i-tawag mo pang ganun, hindi malaglaglag yun. Yan ang magandang ice cream. So ayan mga Kaidul, ibabad ko na to sa cooler. Takpan ko muna yan. Ito pa yung mga ingredients natin mga Kaidul. Oh. Ayan. Yan pa yung mga ingredients. Bukas na natin yan halo. So yung mga Kaidul, takpan na natin. Ganda natin. Yan, marami pa. So dyan natin ibabad mga Kaidul. Binabad natin kagabi. Ayan, sobrang lamig niya sa gilid. So, lalagyan na natin ng asukal at milk boy. Lalagyan na natin saglit. Lagay na natin yung milk boy. So ayan mga Kaidol, habang hinahalo natin, habang nilalagyan natin ng milk asukal, umaangat na yan mga Kaidol dahil malamig na sa yung kasama natin, binabad na natin. Umaangat na yan, mag-expand na siya. Ayan, pansinin nyo yan. Ayan, gumagalaw yung ano, yung ayan o, bumubula siya. Pansinin niyo yan, ganyan lang siya kadami. Mamaya pag malagyan natin asukal yan, mapupuno na yan. Lagyan na natin asukal.
ating kundis. Na natin ito sa dalawang tubo mga kaidol.